Noong mga nakaraang video ay pinakita ko sa inyo ang mga gawa na armas ng mga privately owned company na pag-aari ng mga Pilipino. Ayun naman ang ipakita ko sa inyo ay ang mga armas na gawa ng state-owned agency o pag-aari ng gobyerno na gumawa ng mga armas at bala o tinatawag na ammunition para sa Armed Forces of the Philippines at saka sa Philippine National Police. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Government Arsenal ay isang pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas at ito ay sakop ng Department of National Defense. Ang agency na ito ay responsable sa paggawa ng mga armas o mga bala or ammunition para sa Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police, at nag-i-export din ang Government Arsenal ng mga produktong armas kung may order man na taga-ibang bansa. Ang Government Arsenal or GA ay matatagpuan sa 370 hectares defense industrial state in Limau, Limay, Bataan, at may layo na 120 kilometers from Manila at 70 kilometers mula sa Subic Bay, at may 90 kilometers naman mula sa Clark Air Base, at 3 kilometers ang layo nito sa Petron Bataan Refinery at Bataan Combined Cycle Power Plant at ang National Power Corporation Plant. At ang lugar na ito ay napaka-strategic dahil dito matatagpuan ang mga power plants at refinery at ang iba pang mga petrochemical complex, at malapit din ito sa Freeport area ng Maribilis, Bataan. At ngayon ang Government Arsenal ay nag-operate ay nag-maintain ng 124 buildings at mga struktura na nakapalibot sa 70 hectares na lupa, at ang gobyerno ay naglikha under the Republic Act 1884 at napirmahan at ginawang batas noong June 22, 1957. At sakop ito ng Department of National Defense. Pero pagdating ng 1967, ang presidential proclamation para gawin ang lugar na ito kung saan dito itatayo ang headquarters ng Government Arsenal doon sa Limay, Bataan, na dinideklara din noong taon na yon. At ang estatwa ni General Antonio Luna ay itinayo din sa lugar na yon. At ang 514th at 564th Engineering Construction Battalion of the 51st Engineering Brigade of Armed Forces of the Philippines ay nagtayo ng mga importanteng mga buildings at facilities, at sinundan ito sa pagpadala ng mga selected military and newly hired civilian personnel para sa paggawa ng maliit na mga armas at mga bala. Pagdating ng August 15, 1971, 14 years pagkatapos na in-act ang Republic Act 1884, ang unang Small Arm Ammunition or SAA cartridge ay pinagsama sa assembly line. Pagkatapos ng 3 taon, ang pinagsama na SAA ay inumpisahan na at ginawa kasama lahat ng components gaya ng primer, profiled powder at mga bala, at ito ay inassemble para maging kumpletong cartridge na gagawin sa arsenal. Ang layunin sa pagtayo ng arsenal na ito ay para maging sentro ito ng defense industry para matustusan ang pangailangan ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police, at pwede rin itong mag-supply abroad o mag-export. Noong February 23, 1995, ang Republic Act 7898, ito ay tinatawag na Armed Forces of the Philippines Modernization Act, ay pinagtibay para makapagbigay at para mapaunlad ang Government Arsenal para maging capable ito at mapahusay at maging self-sufficiency sa pangailangan ng depensa. At ang Section 12 of this Act ay nagbigay ng mandato sa Government Arsenal na gagamitin ito para sa paggawa ng mga armas at mga bala na magamit para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. At kaparte ng modernization effort ng Government Arsenal sa pamagitan ng Department of National Defense, ay nag-issue ng invitational para sa bidding ng multi-station ballot assembly machine for 5.56 mm at M193 mm at 855 noong August 2009, and this marked the significant expansion of existing production line. At noong 2010, 3 congressman na nag-sponsor ng House Bill 0076, ito'y tinatawag na Government Arsenal Modernization Act, at may nakalaang pundo na 6.3 billion peso para sa naturang agency. At ang 10 Personal Defense Weapon or PDW ay isang automatic rifle na gawa ng Government Arsenal. Ito'y nakabase sa M4 M16 rifle. Ang kanyang cycle ay fully automatic at mayroon itong 7.62x37mm Musan subsonic and superior rounds, at ito'y ginagamit ng Special Operation Units ng Armed Forces of the Philippines, at ito'y dinidesign para ipagpalit sa M5 submachine gun
at 5.56 mm carbine na ginagamit ng Armed Forces of the Philippines. Ang armas na ito ay dinidesign para sa layunin na maging mas mapinsala ito kaysa subsonic 3mm and 5.6 mm cartridge, at mas ini-improve nito ang controllability at binawasan din ang bigat nito at laki, pati na ang maximum range nito ay ginawang 300 meters ang effective range. Ang MSSR rifle or Marine Scout Sniper Rifle ay dinidevelop base sa Colt M16A1 rifle ng Philippine Marine Corps Scout Sniper dahil ito sa kakulangan ng mga precision rifle para gagamitin ng Armed Forces of the Philippines. Ang MSSR o Marine Scout Sniper Rifle ay ginawa sa pangailangan ng Armed Forces of the Philippines. Ang MSSR or Marine Scout Sniper Rifle ay ginawa sa pangailangan ng Armed Forces of the Philippines ng epektibo at mas maliit at magagamit ng 5.56x45mm NATO ammunition. Kadalasan kasi ng mga sniper rifle ay malalaki at mahahaba at gumagamit ng 7.62x51mm NATO cartridge, at mas mahal din ito at madali may produce, lalo na ang Armed Forces of the Philippines ay aktibo sa pakikipaglaban para sa counterinsurgency an internal security operation, lalo na sa mga MILF at Abu Sayyaf group. Ang mas maiksi na MSSR rifle na 5.56mm cartridge kumpara mo sa 7.62mm, ang range factor ay hindi ganong mahalaga dahil karamihan sa mga combat encounters ay nangyari sa kagubatan kung saan short range lang ang labanan. At naging epektibo ito, nasubukan ito sa maraming combat operation. At dahil dito, ito ang ginawa ng primary range sniper rifle ng Philippine Marine Scout Sniper. At dahil din sa MSSR, ang mga armas gaya ng M1903 Springfield at ang M1C Garand at ang M14 rifle ay pinaritiro na, at ang MSSR rifle na ginawa ng government arsenal ang ipinagpalit nito. Ang Special Purpose Rifle or SPR na gawa ng government arsenal ay isa itong designated marksman rifle at isa itong variant ng MDR and SPR rifle na may 5.56mm cartridge at kaya nitong mag-engage ng target sa layo ng 800 meters, at ito din ang papalit sa luma na M14 marksman rifle ng Philippine Army. Ang bagong armas na ito ay may 18 inches pre-floating ball barrel with 1 and 7 inches twist at standard 8 plus suppressor at flat-top upper receiver na may pika tiny rail at may provision para sa bipod at semi-select fire. Ang Squad Designated Marksman Rifle or SDMR na gawa ng government arsenal ay isa itong mid-length na kapareho ng configuration ng carbine na ginamit ng Sail Recon Rifle. Ito ay ginawa ayon sa request ng Army Scout Ranger at may tampok ito na railed upper receiver, mid-length gas system at Daniel Defense 16 inches and 4x32 Trizicon Advanced Combat Optic, at gumawa ng 40 units ang government arsenal na ganitong armas at tinuturn over ito sa Armed Forces of the Philippines Special Operation Forces at Scout Ranger para sa testing and evaluation. At ngayon, ang armas na ito ay ginagamit na ngayon sa Armed Forces of the Philippines units. Ang M14 SOCOM 16 ng government arsenal ay isa itong standard M14 na rifle na nirefurbished, at ang mga luma at sira na ng mga piyesa ay pinapalitan ng mga bago at ginamitan ito ng mga light components para maging magaan, at ang 22 barrel ay pinaiksi ito hanggang 16 barrel na lang para maging angkop ang sukat nito para sa Special Operation Unit. Kaya ito ay isang pagpapatunay na ang mga Pilipino or ang ating gobyerno ay kaya gumawa ng mga armas na mga high power gaya din ng ibang bansa. Sana ang ating Armed Forces of the Philippines or ibang unit ng ating sandatahan ay dito na lang kukuha at bibili ng armas para makatulong din ito sa ekonomiya ng ating bansa. Pero bago tayo magpaalam, shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Alam Imnase na sa Kingdom of Saudi Arabia at ang kanyang pamilya din na nasa Don Carlos Bukidnon, at saka si Silbert Biralo at saka si Gilbert Ardinia. Hanggang sa susunod, maraming salamat.